Yes. Pero gusto ko itanong kay Ma'am si Audrey, kung si Papsi Troy ba, syempre mga bata pa lang sila, tinuturuan ba sila ni Papsi Troy kapag Valentine's na bigyan si Mommy ng flowers or mag-alay ng chocolates kay Mommy? May mga ganun ba si Papsi Troy? Dati nakikihati sila sa card ni Troy. Ngayon, hindi na, parang ano na lang, parang alam na nila automatic. Medyo malalaki na kasi. So, hindi na sila yung nagsusulat sa card. Yung isa ko na lang yung 12. Pero ano na siya, parang magdi-dinner kami, ganun. Makikihanda lang sa table, yung set ng table, ganun. Pag hindi kami lumabasa. Pero wala nang mga ganun sa amin ngayon na card. Pero kasi tayo yung mga momshi kasi ang talagang unang ka-Valentine's nila. Tayo talaga yung una nilang bibigyan ng mga chocolates. Pero matanong ko lang din, ang dami kong tanong, no? Diba si Mori ba? Si Mori na panganay na anak. Kasi syempre nasabi mo 16, talagang medyo nakakapag-usap na kayo about love. Ito ba ay barang barkadahan na lang kayong kung mag-usap? Grabe, ang sarap ng feeling na parang hindi ako, kahit kunwari si Troy, wala siya ng for 2 days. Parang meron akong, you wanna go to, ganito, let's drive to. Or meron akong ka-share sa delivery ng salad, may ka-share na ako. Yung parang, sa akin yan na, yung parang meron na akong ka-adult na kausap. May body ka. May ganun. Tapos sabi na, Mommy, do you know this song? Sabi ko, no. You wanna watch this movie? Yung, sabi ko, anak ko ba to? Parang ganun na lang ba? Pero may respect pa rin. Alam mong, meron pa rin kaming ganun usap na may respect pa rin siya sa amin. Pero yung talaga yung usap na-amaze namin na... Na-amaze ka? Tapos yung bubuksan niya, Mom, do you need the soap? O yung mga ganito. Yung mga needs ko, yung automatic, may binagbibigay. Yung mga ganun. Mom, do you need me to carry yung ganito? Ganyan-ganyan. Yung bag pala, nasa likod. Yung mga ganun. Yung mga maliliit na bagay. Paano naman kay Hunter at siya? Wow. Rocket, mas stricto ka ba o mas malambing ka? Kay Hunter ngayon, nasa preteen siya, yan yung pinaka talagang stage na confused pa sila kung adult ba sila or bata sila. So medyo hirap ngayon kami kay Hunter. Pero yung hirap na normal lang. Pero siya yung talagang focus kami ngayon na parang, feeling na ano na siya, may alam na siya, feeling na. Parang ngayon nag-a-adjust siya na, sabi ko, alam mo na itong gagawin mo, pero hindi pa rin. Alam mo yun, it's confusing age. Pero ganun din dumaan din kami kay Mori sa ganung age. Kay kay Rocket, mas toddler pa, so sumusunod pa. Lambing. Oo, nabubola mo. Pa si Hunter, hindi mo na mabubola. Parang alam niya na. Gaano ka-importante para sa'yo bilang momshi at saka kay Troy din bilang popshi na yung communication sa loob ng bahay? Medyo stricto ba kayo pagdating sa ganyan? O pagkain, walang gadgets, ganyan? Oo, totoo. Kahit wala pang pandemic, talagang kailangan... Nasa school, syempre iba yung nasa school sila, pero kami laging dinner magkakasama kami. Kung weekend, breakfast and lunch. As long as na walang trabaho, walang ganito. Katulad ngayon, pag alis ko, magkakasama sila, nag-lunch sila o nag-dinner sila. Tapos, gusto ko talaga walang, kasi may kwentuhan kami, ganyan, what do you want to do? Talaga nag-create ako ng kwento para malibang sila. Importante yung communication, kahit na sabihin ko, please tell me what you want. Sabi ko, ano ba? Lalo na yung si Hunter, parang, nasa gitna kasi siya. So, feeling na parang, my brother Mori is so smart, and then the toddler, you always with her, ganun. So, ako naman, Hunter, okay, we're gonna have one-on-one today, okay? We're gonna play outside and bike. But may mga ganun. So, mahirap yan. Para kang naninimbang lagi sa mga anak mo. At kailangan laging tama ang timbangan sa pagbibigay sa kanila ng feelings. Totoo yan. Nako, eto na!